Okay mga boss, welcome back at may gagawin lang tayong kunting topic lang, comparison doon sa nauna na nating na-feature dito sa channel natin yung Ace B600 at saka itong present na kakatapos ko lang gawin na Ace CE5. Napag-usapan kasi natin doon sa B600 na same sila ng board o halos same sila ng laman yung CE5 at saka yung B600. Totoo naman talaga yon mga boss. Ang gagawin natin ngayon dito ay aalamin natin kung saan sila nagkaiba. Kung alin yung pagkaiba ng B600 at saka CE5 at kung bakit ko nasabi na mas lamang ng konti si B600 kaysa dito sa Ace CE5. So hindi ko lang alam yung presyo mga boss, pa-check na lang at hindi ko na research. So tingnan natin. Unang-una yung mukha, magkaiba sila ng mukha. Yon, physical appearance, iba yung sa front panel. May volume din naman si B600 pero may additional siya dito na features na digital. Tapos meron pa siyang Bluetooth, yung lamang sa B600. Samantala tong si CE5 ay volume lang tsaka LED indicator lang yung nakalagay dyan. Tapos mga boss, didiretso na tayo dito, wala nang paligoy-ligoy sa supply. Sa supply ni ano ni CE5 ay 80 volts, 40 volts. Tapos binaktak ko yung ano yung sa B600 ang nakalagay ata doon ay 84 42 0 42 84. So ilagay na lang natin sa screen kung ano baka mali yung nasabi natin, yung ano na screenshot ko na din doon sa vlog natin kasi nabura ko na yung previous video nung B600. So mas mataas ang supply ng B600 kaysa dito sa CE5. Din sa board naman nila mga boss, totoo naman talaga na isang board lang sila. Isang board lang din ang ginagamit ng B600 at saka yung CE5. Kaya lang, ang kaibahan nga kay B600 kasi si B600, itong transistor niya ay 6 na kompleto. Samantala to si ano, CE5 ay 5. So may bakante pa dito kay CE5 pero pwede naman dagdagan yan. Pero yung natural o yung talagang as is, walang transistor na may bakante dito kay CE5. Samantala naman kay B600, kompleto yan mga boss. Sa capacitor naman, parehas lang sila, 6 din. Tsaka yung value ng capacitor halos parehas lang din. Ganun lang din mga boss ang kaibahan. At saka yung sa sensitivity doon sa likod, wala na ata doon si si B600 ng kasi nasa harapan na yung yung sensitivity level niya o selector niya, nandoon na mismo, pipindot ka na lang digital selector niya mga boss. Pasensya na, napipilipit yung dila kung hindi makalabas. Yun lang yung kaibahan. Sa size ng heatsink parehas din naman sila, sa size ng kaha halos parehas din naman sila. Nagkaiba lang talaga supply. Mas mataas yung supply ni B600 at saka sa transistor. Although pwede naman tong gawing 6, pero yung stock niya o yung dati niya talaga ay katulad nito. 5-5 lang, bali 10 dito, 10 din kay B600 ay 12. So 6-6. So 6 na PNP, 6 na NPN. Sa pyesa, tinignan ko naman ng maigi yung mga content ng pyesa. Halos same lang din naman talaga. Parang ang ibig sabihin lang ni Ace, gumawa siya ng mas better na version o mas mataas ang wattage na version ni CE5 si B600. Pwede nga kasi baka itong CE5 pagpasensyahan niyo na yung kaignorantihan ko sa mga category 5, baka ito ay tama ba mga boss? Marami tayong expert dyan na nanonood. 500 watts, 600 watts naman yung tama ba? Si V600. Meron pa tayo dito, CE3, ayan. I-review din natin yan. May gagawin pa tayong CE5 din, ayan. Ayun pa, may nakapila pa. Andito pa, gagawa natin ng video, ilawan nga natin. Yan, Joson Saturn. Mura na, quality pa. Yan, abangan nyo mga boss. Yan. So maiksi lang yung video natin ngayon at idadagdag ko lang itong mga nakaraan, ito mag-iisang buwan na siguro hindi na ako ganong tumatanggap ng repair gawa ng
nataon kasi na natambakan ako. Hindi naman ganun karami yung tambak, pero ayaw kong ano eh, baka mamaya hindi ko mahahabol sa December yung mga papagawa nyo. Tapos ano, tapos simple, sasama ang loob nyo, hindi ko kayo na napagbigyan. Alam ko talaga na marami din akong hindi napagbibigyan. Pero abangan nyo, gagawa natin yung full video explanation yan dun sa Basic Bob Reacts. Papaliwanag natin kung bakit ano. Ito pa pala. ito pa pala may gagawin pa pala ako dito bukod doon sa laba. Nasa ano, mayroon pa doon sa ano, sa likod ng bahay, may dalawang amplifier pa doon. Eh kailangan ko munang matapos 'tong mga ano, sa mga nagtatanong pala. Nag-stop muna ako pagtanggap at aayusin ko na talaga 'yan sa next year. Yung ano, pipiliin ko na lang yung hindi naman sa ano ha, wag sanang sasama ang loob, sasabihin, malaki ka na, malaking channel na, namimili na lang ng gawa. So mga boss, hindi ko naman napagbibigyan naman talaga lahat, pinilit ko talaga ngayong taon mapagbigyan lahat, hindi talaga kinakaya mga boss Kailangan ko din ani, tawag dito, kailangan ko din talagang kumita o ano, kailangan ko din mag-provide para sa pamilya ko. At minsan sa kagustuhan ko mapagbigyan yung isa na ano, kung hindi ko na talaga kayang pagganahin, uubos yung oras ko. Minsan hindi ko nagagawa, ubos yung oras ko, wala akong kinita. Syempre kailangan ano, kailangan may income tayo lagi para ano, pambili ng pagkain ng pamilya, gastusin. So kagawa natin ng video yan, ipapaliwanag ko, sana maintindihan nyo, hindi ko talaga lahat mapagbibigyan. Huwag sanang sasama ang loob at humihingi ako ng pasensya in advance sa inyo mga boss. So yun lang yung topic natin sa Ace CE5 yan. Bakit mas malakas ang B600 kaysa dito? Anong kaibahan niya? Yun mga boss, maraming salamat at sana nakatulong tong video. At kung gusto nyong bumili ng ganitong amplifier, CE5, ito na po. Ayan yung laman. So ang naging problema nito, nasira yung channel A, nasunog yung mga transistor. Ayan. So nagawa na natin. Maraming salamat ulit mga boss at God bless po sa ating lahat.